Okay, maraming salamat sa ating officers sa tanging bilang. Magandang umaga sa atin mga kabataan. Maganda pa? Maga na. Ito ang ating lundo ng ating ginawang spiritual formation. Merong limang barriers para hindi matupad ito, no? Una ay kulang sa tiwala sa Diyos na merong pwedeng magbago sa atin, no? Pangalawa, ginatdong ko ito eh sa ating mga pag-aaral magdamag. Una ay lack of dependence sa Panginoon sapagkat merong danger kapag di tayo nagtitiwala sa Diyos at magtiwala tayo sa mga human efforts. Pangalawa ay lack of time. Kaya kanina, yung space, kinakailangan ng Panginoon yung space natin. Ito sa daming panahon na nakalipas, itong space na ginawa natin sa Panginoon na sana ay magpapatuloy sa ating personal devotion. Pangatlo, lack of privacy. Kinakailangan bilang isang individual na kabataan, kinakailangan natin na magkaroon ng privacy, private devotion sa Panginoon. Pangapat ay lack of planning. Nabanggit kanina sa prayer, kung alas 6 tayo merong personal devotion, ay planuhin natin na kung may 7-7 tayo, ay kung alas 5 tayo nagising, part yun na routine. Hindi routine, kundi lifestyle bilang isang binago ng Panginoon. At panglima ay lack of discipline. Kaya ngayon, kung bakit natin ito ginawa mga kapatid, mga minamahal kong kabataan, sapat ito ang panahon, sabi ni Miss White, na kinakailangan tayo, lalo mga kabataan, merong formation, pagsasayos sa ating spiritual na buhay. Sa mga nag-aaral, tapos ng kolehiyo, kung kayo mayroong thesis o baby thesis, at sa mga nagmamasteral at sa aming mga nadodoktoral, hindi ka pwede magkaroon ng dissertation kung wala sa theoretical foundation at biblical foundation. Kaya, ang spiritual formation, mga kapatid, na minamahal kong mga kabataan, ay meron siyang kanina, ay meron tayong basis na one part of the dissertation sa isang nag-aaral o sa isang gagawa ng libro kung bakit merong spiritual formation. At yung pinakalundo, bakit itong ginagawa, ay sapagkat there's biblical foundation of spiritual formation. Ang sabi sa atin sa Romans, no? Ang sabi diyan, I urge you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. That is spiritual transformation or spiritual formation. No? Verse 2, and do not be conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, and you may prove what the will of God is, and what which is good and acceptable and perfect sa Panginoon. Romans chapter 12, verses 1-2. So the biblical foundation ng ating spiritual formation ay yung pamanhik ni San Pablo na sa kahabagan ng Panginoon tayo ay ihalad natin, ipresent natin, hilapit natin ang ating kaluluwa, ang ating buhay, perfect, katangkap-tangkap sa Diyos na sa nating spiritual na paglilingkod o panambahan sa Panginoon. Na huwag tayo mag-conform sa sanibutan ito, kundi tayo magbago ng ating buhay
by renewing our mind. Now, that is spiritual formation. That you may prove what the will of God, which is good and acceptable and perfect sa ating mahal na Panginoon. Another biblical foundation for spiritual formation, Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you. Kaninong mind yun? Kay Kristo. Ang sabi ni San Pablo sa Pilipos, ang kaisipan ni Kristo ay maging kaisipan natin. No? Which also in Christ. Bilang isang kabataan, bilang isang mananampalataya, part ng ating spiritual formation na hayaan natin ng ating kaisipan ay matuon at hayaan natin ang kaisipan natin ay nasa na ang ating Panginoon Jesus Christ. Ang sabi ni Michelangelo, if the word upon marble, it will perish. No? If we word upon brass, time will efface it. If we rear temples, they will crumble to dust. But if we word upon the mind, no? Upon the mind, about transformation, about a changed mind, if we imbue them with high principles, with the just fear of God and love of the fellow men, we engraved in those tablets something which no time can efface and which will brighten to all eternity. Si Michelangelo ay hindi naman siya masyadong panatikong Kristiyano, but he believed na kapag na-transform ang ating kaisipan ay pang-eternity. No? Amen? Pang eternity, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo, let this mind be in you which also in Christ Jesus. Ibig sabihin, ay ang existence ng ating kaisipan bilang isang Kristiyano ay napapaloob sa Philippians chapter 2 and Romans chapter 12. At ang pagtanggap ng kaisipan ni Kristo ay nasa Philippians chapter 2 verse 5 and Romans chapter 12. At ang pagiging isang Kristiyano, kinakailang mag-isip din tayo ng kakristyanuhan. Pag kay Kristiyano, isip mo Kristiyano bilang isang individual. At the object of reference of our thinking should be that of Christ. Si Kristo, si Kristo, si Kristo ang ating laging nasa isip. So verses 5 to 11, ang sabi sa atin, he taught others, no, not himself. He humbled himself. He obeyed. He served. He sacrificed. And he glorified God. So yung kaisipan ni Kristo, bagaman siya nakahilibilong tao, ay sa mga tao at naganyong tao, hindi pa rin naalis yung transformation niya sa ating Panginoon o sa ating mahal na Panginoon Diyos na kanyang Ama, na ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang kaisipan ni Kristo sa atin, no, isipin din natin yung iba, hindi ang ating sarili. Eh mamaya, paglabas natin, habang tayo umuwi, kung sino madatnan natin na mga naninigarilyo, kasi kandidato rin yan sa buhay na walang hanggan. No? Kandidato rin sila bilang isang nangailangan ng kaligtasan. He humbled himself, hindi sa mayabang. Hindi sa mayabang, mga kapatid. He obeyed hanggang saan siya sumunod, hanggang sa krus ng Kalbaryo. He served hanggang buhay niya, ipinaglingkod niya para sa atin. And he sacrificed, he died for us. And he glorified God. Hanggang sa kanyang kamatayan, pinuri niya, niwalahati niya ang Panginoon. That is a spiritual formation, mga minamahal na mga kapatid. So why thinking Christianly is important? Bilang isang Kristiyano, bakit mahalaga na mag-isip tayo ng mga bagay na Kristiyano rin, mga minamahal? So why thinking Christianly is so important? Dito sa illustration nito, mga minamahal na kabataan, ay narito yung goal natin bilang
manampalataya, kabataan, bilang isang Adventistang kabataan, ay makikita natin diyan, yung pinaka-core ay nasa baba. Kapag yan ay nawala, maliit na porsyento, pero matibay ang pundasyon. Pero kapag yan nawala, babaksak. Ha, babaksak. So ang sabi diyan, ang ating kaisipan ay kakristyanuhan, ito ang nararapat sa karanan langit, yung pinaka-core natin ay ang ating spiritual maturity, spiritual formation, at bahagi niyo ng ating pagkaunawa sa Biblia, sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating intimacy na pakipag-commun sa ating Panginoon na sa lahat ng paglago bilang isang Kristiyano. At titibay tayo. At kapag tayo tumibig, mga kapatid, meron tayong commission. Ang sabi nga sa mga awit, chapter 1 to 3, yung tatlong C, communion, commission, community. Yun ang ating goal. No? Tayo ay makipag-commune sa Panginoon. Makatapos natin makipag-commune sa Panginoon, meron tayong commission. Ang ating commission saan? Sa community. Bilang isang individual. So, pag meron tayo yung mga patid witnessing and service, through communion and community, through relationship, tayo ay magiging matibay. Meron tayong stability. At dahil tayo matibay, magkakaroon tayo ng productivity o ang ating product sa pamamagitan ng commission. At dahil tayo ay mayroong commission, yung ating karakter ay mababago. Yun ang kalubusan, kaligayahan. Bilang isang manampalatayang Adventist ng kabataan, nagkanyang goal sa kabuuan ng kanyang pagiging mananampalataya. Ibig sabihin, no, para ma-develop ang cycle nito sa atin bilang isang manampalataya, no, nandoon yung kaisipan natin, ng ating damdamin, ng ating kabuuan, ng ating katawan. Pag yun ay nag-isip ng kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakasalamuha through community, because we have commission after we communion sa ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng buhay na kaluluwa, tayo buhay ang ating paglilingkod, at habang tayo ay nasa paglilingkod, yung ating lives ay hindi tayo pwedeng makawala. Tayo ay nakakulong sa ideyang ito na tayo ay magkakaroon ng witnessing bilang isang binago ng Panginoon na sirkulo na ng ating buhay, lifestyle na, bilang isang manampalataya. So, the Christian thinking, mga minamahal, because without Christian mind, there can be no Christian life. Pag wala tayong Kristiyanong kaisipan, wala tayong Kristiyanong buhay. Wala tayong Kristiyanong buhay. Bakit? Ang sabi sa atin, Christian is not merely a profession. It is a passion. It is a lifelong commitment. Mahabang pagtatalaga, ito ay hindi profession. Kami bilang pastor, ito profession. It is my commitment. It is my commitment. Sapagkat tayo ay kasangkapan ng ating mahal na Panginoon. It is to have a life-like character of Christ and for Christ and to Christ in every way. Christ and Christ alone. Not I, but Christ must be glorified. Ibig sabihin, mga patid, parang Christian mind to Christian life. Kung magkakaroon tayo ng kaisipang Kristiyano, magkakaroon tayo ng Kristiyanong buhay. Saan magsisimula? Sa kaisipang Kristiyano. No? Pag meron kang kaisipang Kristiyano, magkakaroon ka ng Kristiyanong Tagalog ng tot. Ano Tagalog ng tot? Pag-iisip. No? Pag-iisip, magkakaroon ka ng pag-iisip na Kristiyano. Kasi nagsimula yan sa kaisipan ng ating pagiging Kristiyano. Kung meron tayo Kristiyan tot, mga patid,
magkakaroon tayo tinatawag na Christian decision. Kapag meron tayong Christian decision, mga patid, ang ating action ay Kristiyano rin. If we have a Christian action, we will have a Christian life. From Christian mind to Christian life. That is spiritual formation. Based on chapter 12 of Romans and chapter 2 of Philippos, na siyang biblical basis na kinakailan natin magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. So Christian thinking is important to avoid distortion from wrong philosophies. May kanya-kanya tayong school na pinag-aralan. Si Pastor ay nakatapos sa secular. Graduate ako ng TAP, Cubao, bago ako naging Adventista. At ako'y nakagraduate sa AUP, 1996-97. At nakapagturo ko sa mga elementary academy. At nakapagturo ko sa STI. Iba-iba yung mga ideology ng tao na itininsert sa sistema ng edukasyon. So kapag tayo ay walang kaisipang Kristiyano, ay tayo ay pwede maapektuhan ng mga idealismo ng mga sekular na tao. So, kung pag tayo may Christian mind, mga patid, malalayo tayo sa filosofiya ng mga tao. Yung idealism nila, yung kanilang reality, yung kanilang truth at values, doon sa mga tayo, idealismo, mga patid, yung reality sa kanila, nakalocate sa mind. Maski wala kang relasyon sa Panginoon, pag meron kang dunong, that is the reality. So, yung truth sa kanila, mga patid, ay perceived in the realms of ideas. Pag marami kang ideas na alam o philosophia, yan ang truth. Kaya marami tayong mga Greek mythologies, marami tayong mga sayings ng mga great na mga great na mga tao. So, yan ang truth sa kanila, mga kapatid. So, ang values nila, mga kapatid, ay will found in other world. No? Meron pang ibang mga truth sa iba't ibang mga mundo. Ay tayo, ang sino bang truth natin, mga patid? Jesus is the way, the truth, and the life. No other truth except Christ. But in the idealism philosophy of man, the reality is in the mind. The truth is in the ideas they have. And the values will found in the other world. So, kung wala kang Christian mind, napanon tayo ng I generation or the races of me or technology, ay malalapit tayo sa ganitong kaisipan. Ano pa? Ang sabi sa atin ay yung mga realism ng mga tao. Ang reality nila, mga minamahal, ay nasa concrete object. Kung ano mga na iyong mga nagawa, na invento, ano mga bagay na iyong na-create, that is the reality. No? Yan ay mga realism ng mga tao. Yung truth sa kanila ay observation. Halimbawa ay observation. Buti Kristiyano si Serwin. No? Mahilig sa mag-observe at mag-aral ng buhay ng tao. In a positive way. No? So kung hindi siya Kristiyano, pwede dun siya mag-observe. Ayan ang truth. Ito yung ginawa niya. Truth yan. So, through observation ng mga nakikita niya sa mga tao, sa mga bagay. So, ang values nila bilang mga realismo mga tao ay makikita sa natural world. Lahat, andoon yung tinatawag na values nila, mga minamahal na mga kapatid. So, malalayo rin tayo sa idea ng existentialism. Ano ito yung mga existence? Para itong mga tao rin na naniniwala sa Big Bang Theory. Yung mga hindi naniniwala sa 24 hours creation. So, yung kanilang reality, mga kapatid, ay makikita, located in human experiences. Human experience. Marami tayong karanasan. Yung karanasan mo, reality yan. Bakit naranasan ko rin?
No? Makikita niyo yan sa mga nag-a-advise na, alimbawa sa mga TV, sa mga ano, ay nag-advise na based on the experience na kailang naranasan. No? So yun ang kanilang existentialism. Ito yung bagay dyan kasi naranasan ko. Naranasan ko, sabi nila. So ang truth dito sa kanila ay perceived in human existence and found in the individual, yung values. Makikita ang values sa bawat isa sa atin. Asan ba yung values natin, mga kapatid? Na kay Kristo pa rin. Na kay Kristo pa rin, mga kapatid. So last philosophy ay yung pragmatism. Very fragment yung kailang kaisipan. No? It's located. So, ang kailang reality rin ay located in human experience and the truth behind pragmatism, truth perceived at that which word, kung ano yung nag-word. Yan ang truth. Ayaw, ang ginagawa, okay yan, yan ang truth. Nakimbento ka, gumawa ka yan, truth yan, okay yan. So, wala pa rin ang ating mahal na Panginoon. So, the values they have is found in the society. Society. So, ang values, ang reality, ang truth, ay makikita kay Kristo. Makikita kay Kristo. Ibig sabihin, mga patid, yung ating ginagawa rito ay isang bagay na mahalaga bilang isang manampalatayang Adventist ng kabataan na tayo ay magkaroon ng spiritual formation ng ating buhay, ang ating kaisipan ay Kristiyano, yung ating magiging thought ay Kristiyano, yung ating action ay maging Kristiyano, at kung meron tayo Christian action, magkakaroon tayo ng Christian life. Na? Christian life. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus Christ is the source of all formation. He transformed, not just inform us, but He transformed us from sinners into saint. From sinner into saint. Sana minamahal kong mga kabataan ay ito ay maging memorable experience sa atin. Na minsan sa buhay natin ay nagkaroon tayo ng space sa Panginoon. Magdamag. Yung iba ay buhay, hindi nakatiis, but it's part of our activity. At kung ito gagawin pa rin natin, ay siguro paghahandaan na yung ating spiritual promise. Iwan ko lang kung binyaga na si Brother Edgar yung ginawa natin ito sa Magallanes. Ano ka lang, hindi ka pa nandun. So, ginawa nito sa Magallanes ay talagang, maski matanda, walang tulog, talagang pinagandaan nila. Pinagandaan nila. Kaya, sa ganito mga paraan, mga patid, ay hoping, bagaman tayo ay next year ay maghihiwalay. Alam nyo ba yon? Alam nyo naman, no? So, next year by January, magkakaroon tayo ng dalawang distrito. Dasma 1, itong bayan. Dasma 2, bandang Paliparan. So, you have your own pastor under my supervision for 1 year. And kung dito pa rin ako, kung ako'y malipat, kung saan man, ay kayo bahagi ng aking ministeryo. At bahagi kayo ng aking paglilingkod. Na maalala nyo tayo ay nakapagnig sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong pag-aaral. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ating itong tapusin sa ating pong pagiging yung ating commitment and refreshing sa ating Panginoon na kung tayo ay nagnanais na muling makipag-niig, makipag-commit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabagong kasiglahan at pagpapatuloy pa sa kasiglahan, magpapatuloy pa sa buhay Kristiyano, magpapatuloy pa sa pagpapakabanal hanggang sa kanyang pagbabalik, ay kayo'y nakinayahan tumayo sa isang
panalangin. At tayo sa ating panalangin, tayo ay magsisirkel. Magsisirkel tayo at mag-awak-awak tayo ng kamay sa ating commitment prayer. After nito, ang ating pagbibigay ng ating certificate at ang ating recognition sa ating mga speakers. So tayo ay mag-ikot, circle, and tayo ay magkaroon ng pag-awak ng ating mga kamay. Banda po, danda rito para ano. Igar, lapit ka konti. Hawak ka na lang sa balikat ko. Lahat na kapit ha, para tayo ay sama-samang makakonekta sa ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Okay, so lahat na ay naka-chain lock na. Ito siya. Okay, so lahat na ay naka-hold na. Okay, tayo ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Let's pray. Mapagpala, dakila namin Diyos na kayo po ay nasa mga langit. Amin kayong pinupuri, amin kayong pinapasalamatan, amin kayong niluluwalhati at patuloy na ipinag-uukulan na mataas na pagsamba at mataas na pagpuri na pagkat kayo ang aming Diyos na buhay na paglilingkuran, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na siya naming sentro ng aming pong mahal na buhay. Kami po nagpapasalamat, Panginoon, sinamahan niyo kami mula kagabi hanggang sa pagsikat ng araw ay kami po nagpapasalamat. Kami po ay inyong ginising, kami inyo pong inalalayan, tinulungan na kami po ay makapag-aral, makatulong sa aming pong pananampalataya bilang mga kabataan. Maraming po salamat, Panginoon, na meron kayong pasanin. Meron po kayong pangarap na makita sa inyong pong mga anak na naglilingkod, lalong-lalo na ang mga kabataan ito na sa darating po ng mga taon, ng mga buwan at mga araw na sila naman ang manginyo pong mga leader ng iglesia at sila ang magtataguyod ng gawain at sila ang gagamitin nyo sa huling panahon hanggang sa kanya pong pagbabalik. Kami po nagpapasalamat dakilang Diyos sa mga natutunan namin, sa mga speakers na inyong ginamit upang kami palalahanan, upang kami matuto na kinakailangan po namin ng panahon ng private life na katuwang at kasama namin sa pakipagniig sa aming pong mahal na Panginoon. Na sa kabila po namin kaabalahan bilang mga young professional, bilang mga mag-aaral at mga kabataan na narito, Panginoon, nawa kami tulungan sa umagang ito. Kami muling nagtatalaga sa inyo na tulungan po kami na magkaroon kami ng pagbabago sa aming pong buhay espiritual. Na maging kaisipan po namin ang aming pong Panginoon. Nasa lagi naming puso ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga aral upang mga kabataan ito ay patuloy na magamit sa banal na gawain kung saman po sila naroroon. Maraming po salamat dakilang Diyos sa mga officers ng distritong ito. Sa kailang pong panahon, sa kanila pong talento at ang king karunungan nagmumula po sa inyo. Kanila pong in-execute ang mga pagpapalang ito na karunumula sa inyo upang kami ay magkasama-sama sa ganito pong tagpo sa aming pong Bible and Prayer Conference. Kami po ay natuto. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat po naming natutunan mula po sa inyo na ginamit yung mga tiga-pagsalita ay makinta sa aming puso, laging pong maraming maalala ng aming pong palang buhay ay laging nakalapat sa aming pong mahal na Panginoon.
Akin pong dalangin, Panginoon, ang kanila pong mga pag-aaral, ang kanila pong mga hanap buhay. Kung sila man po ay nasa kanilang mga profesyon at mga paaralan at mga lugar na kanila pong mga kinabibilangan o society, Panginoon. Tulungan sila na sila ay maging tunay at maging instrumento ng tunay na saksi ng aming pong mahal na Panginoon upos sa pamamagitan ng kanilang pong buhay ay marami pang madala, maakit, maakay sa aming pong mahal na Panginoon. Bigyan po sila ng kalusugan, bibigyan po sila ng patuloy na karunungan ng katalinuhan ng langit at ang kailang mga magulang na nagpapagal sa kanila ay patuloy po alalahanin, Panginoon. Bibigyan din po na patuloy na pagpapala at lahat po ng mahawakan ng kalangkanang kamay ay kanila pong maranasan ng pagpapala ninyo at ito'y magamit sa araw-araw nilang pagmumuhay at magamit din sa inyong pong banal na gawain. Maasa kami dakilang Diyos ng aming pong karanasan sa magdamag na ito ay magiging esperansyo namin na patuloy kaming magtalaga at patuloy kaming lalo pang lumapit, lalo pang magpakalapit-lapit po sa inyo sapagat ang panahon ay malapit na. Nais namin, Panginoon, na makasama dyan sa langit na bayan. Maraming maraming salamat, dakilang Diyos, na kami inyong sinamahan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa inyong kapayapaan, kapanatagan na naranasan po namin sa magdamag. At sa patuloy na aming pong paggawa at pag-aaral ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan dahil kami pinangasiwaan ng banal na Espiritu, maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon. At kung kami man po ay nagkulang, nagkasala, at hindi po nakapagbigay kaluguran kung mayroon, Panginoon, ipagpatawad niyo po ito, Panginoon, at linisin kami upang kami maging karapat-dapat sa aming pong patuloy na paglilingkod. At sa aming pong pansamantalang na paghihiwalay, matapos pong aming pagsalo-salo na almusal at paglilingkod pang sa mga tao na ay mga kasalubong, ay tulungan po kami pong ingatan. Makarating po kami maluwalhati sa mga tahanan na kayo ang makakasama po natin namin at ligtas kami makarating sa mga tahanan patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Maraming po salamat dakilang Diyos na kasiguruduhan na kami inyo pong tinanggap ang aming pagtatalagang ito. Tanggapin niyo po, Panginoon, na kami po ay muli lumalapit po sa inyo. Bigyan po kami ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Maging buhay ang aming pong Panginoon sa aming mga puso at tulungan kami patuloy ng aming pong buhay na ito ay ma-inline, malapat sa aming pong mahal na Panginoon. Kaisipan at puso ang kanya pong ang aming maranasan sa kanya pong buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa aming pong kasiguruduhan na pinyo pong tinanggap ang aming dalangin at pamanik. At maasa kami sa pagmulat ng aming mga mata, binasbasan niyo po kami at pinagpala at tinanggap mo namin at tatamuhin po namin aming panalangin pamanik sa pati aming dinadalangin po sa aming karapatan, alang-alang na lahat sa matibis na pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat, mga kapatid. Tayo mo po muna kaunti. Kaya tinatawag ko mga officer na pangisiwaan yung ating saka yung mga certificate habang dinidistribute yung ating pagkain.